Hi guys, this is K-Boys on Mission. So, dito po tayo sa bahay nila Joy Giwata. Wow! Yes po. So, mission po natin ngayon, ihatid po ang mga pasalubong ni Joy galing sa Hong Kong. Wow! And kasama natin si Kuya Jomar, si Nico, si Papa Dan. Samahan niyo po kami mga Kalingap, pero bago po lahat, palike muna po ng video na ito. Pa-subscribe na po sa channel ni Kalingap Rab sa Rab Matubang Vlogs kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe. So, let's go guys! Tara po! Tara guys! Hi! Hello po! Uy! Uy! Gusto po ate! Hello ate! Ano pala yung sa restore nila? Gusto po nai! Masad lang namin ito, pinapatid mo. Hi, sir. Huh? Bakit? Bakit? Nai? Nahiblet daw yan dun sa mga basyo ng Diyon. Ay siya? Ngayon, pasalubong ako sa iyo, Nai. Galing sa... Yan lang, sa labo. Labo. Ika, baga. Basta po. Parang nahihirapan lang ako doon sa mga nababasa ko nung tungkol kay Joy. Siyempre baga nanay ako, di siyempre masakit para sa akin yung kung ano-anong sinasabi nila doon sa anak ko. Hindi ba dito nakakapun ka si Joy? Ay, nung punta na yun dito. Kaya lang ay nagbalik din baga at pinabalik siya ni Kuya Rab. Hindi ba kayo nagkakausap na yun? Ni Joy. Hindi pa, kasi may pasok pa na. Sabi ko nga sana, sabi ko nga dito sa mga ito, pauwiin muna. Di pala po na, di ba po na uwi? Hindi pa. Ito na, inadalo lang ano, yung mga naka sa lubong ng Joy. Pabigay po na po ng supporters dun sa ano. Sa Hong Kong? Sa Hong Kong. Grabe. Chocolate. Ito na po yung lahat. Ewan ko, baka may nauna ng ano. Pasalubong daw sa mga Joy. Ano, may pangalan pa? May pangalan pa. Ay, ang chocolate po ito. Alas karami ang chocolate. Dami ah. Dami ah. Parang gusto ni Jomar humingi. Parang gusto ko nga po. Bawasan po natin na eh. Kahit hindi. Dami ito ah. Hindi, joke. Ano yung Jomar? Nagkwento naman lang po si Joy sa inyo tungkol sa Hong Kong. Gusto daw. Kaya, sabi ko bakit pagdating na dito kung ano-ano yung ano sa kanya? Na nababasa ko. Ano po mga... Sabi niya nga, ma, hayaan mo sila. Huwag na lang silang, huwag ka na lang magbasa kasi basta ang alam ko naman, basta ako walang ginagawang masama, sabi niya. Malinis ang konsensya ko. Sabi ko na kung hindi, simple sa pagkaya kong isang ina, masakit baga parang sa akin naman, babaasan mo na ganun yung ano, sa anak mo. Opo. Tsaka inaisip ko malayo siya sa akin, hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Pero sabi niya, mama, tiwala ka na lang sa akin, basta ako walang ginagawang masama. Makontrol yung mga basher kasi oo yung sinasabi nila. Opo. Yung talaga na sa social media. Kasi alam ko na masakit pa sa inyo kasi syempre tawag niyan po. Yung mga sinasabi ng iba tungkol sa anak niya, alam niyo naman po hindi totoo, di ba? Kaya pagdating ng baga sa lalaki, kilala ko naman yun. Sabi ko, siguro kung yan ay maano sa lalaki anak ko, hindi siya iedad ng gano'n na wala siyang boyfriend. Sabi ko, anak, bakit gano'n ang ano ni Joy? Sabi ko, ano bang ginagawa niyo? Siyempre, sa kagaya kong ina, malalaman mo na yung anak mo, gano'n na pala ang sinasabi niya. May misinterpret nila yung mga... Hindi naman kasi nakikita lahat yung galaw, ano. So, madali lang po kasi talagang mag-judge ng mga ibang ano. Kung ano lang nakikita nila sa camera. Pero yung ano, hindi naman nila na. Hindi naman talaga siya yung... Kaunti lang yung mga pagkita nila, pero hindi naman judge.
Opo. Alam na lang, Nay, kasi alam ko naman, alam naman natin yung tunay ba kung gano'n. Hindi man siya gano'n yung mga sinasabi. Sabi ko baka nasusubrang kasi maliga baga talaga yung si Joy. Maingay baga yung pagkasama. Opo. Maliga yung pagkasama yun. Opo. Eh kung gano'n naman talaga siya, kung naman talaga yun. Hindi naman natin pwedeng baguhin siya para lang sa para lang ma-please yung kagustuhan natin. Okay naman kayo dito, Nay? Kumusta po nagpunta dito si Kuya Andy, ah? Ha? Pupunta po dito si Kuya Andy. Maraming nagsusupport kay Joy sa ano? Parang artista sa akong kong dito. No, pinagkakagalan. Nagkakagalan. Oo. Tapos pagdating dito, ano yung ano niya, di ba? Pagka-uwi niya dito. Ayan nyo na lang po yun, Nay. Hindi naman, Nay, yung lahat ng tao, yung hindi naman parehas lang, iba-ibang isip lang, iba-iba ugali lang, hindi naman lahat parehas. Ayan. Kasi ako sana yung ginaganyan ang nakaanap ko, siyempre, ako yung nagpalaki sa kanya, ayoko sana ng ganyan. Oh, masakit. Masakit sa isang yun. Sa isang yun. Pinaghirapan mong palakihin, tapos pagdating ng ano, gano'n na yung maririnig mo. Eh, sabi ko nga dito sa panganay, sabi ko, pauwi mo muna kaya anak si Joy. Banggit man na nga si Joy na ano, tiwala lang tayo sa kanya. Yun na lang po na ipanghawakan niyo po, Nay. Kasi, sabi niya sa oo, akin. Siya na mismo nagsabi, alam niya, wala siyang ginagawang mali. Kaya, wala ka po dapat ipaano, Nay. Oo. Pero, normal naman talaga na masaktan po. Ako, kasi, inabaga ako. Kaya nga po. Hindi na lang po pansin. Balita ko na, nahiblad daw kayo dahil dun. Kumusta po? Hindi talaga ako nakatulog. Hindi ka nakatulog. Oo, kakaisip. Pero ngayon, okay naman ah. Okay naman ah. Lilipas lang po yan, Nay. Lipas lang po yan. Lilipas lang. Kumusta po ang tindahan nyo, Nay? Okay naman. Okay lang. Ang dami naman. Check ko nga po. Sige. Okay lang po, Nay. Ano? Ano? Ay, siya. May mga barya pa dito. Bibili ka po, Kuya Dan, at tubig. Isa pong mineral. Inan natin yung tubig. Meron pa dito. Ay, meron po nga dito sa ano, yung mga... Bro, yung sa ano, sa Hong Kong? Hong Kong yan. Oo. Sa magnet. Uy, ano si Gajilo? Grabe. Mukhang naubos na yata. Ang dami yata nga. Ayun, wala yata. Bro, parang gusto. Wait lang. Meron? Mineral, parang yung dito. Wala na yata ito, bro. Frozen goods yata ang andito. Sa ngayon po, wala na po. Meron dito, ay. Ano lang andito, bro? Mga soft drinks. Ay, di ka ba nagsusoft drinks? Soft drinks? Healthy ka pala, bro. Wala ko tayo. Yun, labas muna tayo. Normal lang yung night na meron pa yung social media, meron pa yung scooters, meron pa ba circuits. Mas marami naman talaga yung nagsusoft drinks. Kita naman natin dun sa Hong Kong. Ang dami talaga yung tao. Enjoy pa rin siya dun. Nag-enjoy siya, ano? Daming support. Hindi na nga niya alam kung saan nilalagay yung mga binibigay nung mga. Sobra, as in sobrang dami, bro. Ilang araw pa lang, namumblema na siya kung kayo din. 2 days pa lang yata, namumblema siya kung kayo. Kaya yung dalawa. At gabi tayo. Ngayon, may dumaan dito. Taga saan yun, gay? Yung dumaan dito kanina, pumunta dito? Taga Lucena daw yun. Supporter pa rin, Joy. Hindi lang. Kaling dito. Kanada lang. Nasa Dait ngayon. Napunta daw ng Bagasbas. Unang punta daw niya dito. Wow, sinadya po talaga kayo. Anong pakiramdam na yun na may mga nagmamahal kayo, Joy? Sa kabila po ng mga negative, mas marami pa rin po. Positive, diba? Marami dito dumadaan, hinahanap talaga siya. Diba? Masarap po sa pakiramdam na may mga negative ang tao na nandyan po na sumusuporta sa inyo. Sa inyo rin. Hindi ka naman na yun na ano, nag-iisip na pagbawalan or ipatigil si Joy sa pagbablog dahil sa mga nababasa ay, hindi. Niyo. Hindi. Kaya nga yung pinagsasabihan ko din yun. Talagang kahit kami yun sa pinapangaralan ko siya
sabi ko na, sabi ko kung ano yung ugali mo, talagang ugali mo yun, huwag kang magbabago, sabi ko sa kanya. Mm-hmm. Eh, ugali na talaga niya bagay yung maligay yung pag ano. Okay. Kasi naman kung kasama si Joy. Masaya po siya. Nagagabayan naman din po namin alam si Brother David na namamonitor niya mga angels pag yun doon po. Kaya tiwala lang po kayo kay Joy. Masaya po kayo sa narating ni Joy ngayon. Narating Hong Kong. Tapos marami pa po mga mangyayari niyan. Ang gabi dito pa po siya sa kanya. Hindi naman po siya pinapabayaran po yung harap niya. Sa board ng house nga po, hindi so support po sa akin po. Talagang buha naman. Sa para sa paperhan. Sabi ko nga sa kanya, kahit saan ka anak pumunta, basta alam mo naman na yan, di ka naman nila kuya mapababayaan. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, huwag ka anak, kaya lang sabi ko, anak, huwag ka naman sobrang maliga. Sabi ko, eh, taga yun ako mama, anong gagawin? Talagang ganun ako. Oo. Parang kaya ko na talaga sa'yo. Ganun mabasa ko talaga yun. Na yung sa inyong dalawa, di ba? Hindi na ako nakatulog. Iyak na nang iyak. Ano? Yung sa alin po doon, Nay? Yung ginagawa ba kayo ng kwento na yung anak ko na may gusto sa inyo. Sabi ko, ba't ginawa yun ang anak ko? Opo. Eh, hindi ko pa nga siya nakakausap. Kaya sabi ko, ipawin mo anak ko, ba't ganun? Sabi ko. Sabi ko patuloy kung kailan siya nagka-isip, saka naman niya ginawa yun. Wala po na, hindi po yung totoo. Ano lang po, magkakaibigan po kami doon. Wala pong ano sa amin, Joy. Alam mo na lang si Joy. Tutulungan po natin, wala po talaga. Close lang. Malambing pa si Bagayoon. Opo. Saka yung... Komportable lang po siya sa amin. Opo. Kasi tiwala na yun sa inyo. Opo. Kaya sabi ko, hindi yun nun ni Joy sabi ko siguro gagawin, sabi ko dito. Kasi nun nga, isipin nyo ha, yung mga trabahador lang namin, pag natutulog kami, halos tabi-tabi kami, parang kuya niya na rin yung mga magtatrabaho na yung magagawa ng bahay namin. Kasi yun, open-minded lang. Sa mga ano. Hindi naman lahat yung babae, pero yung ano, parang mga family lang. Malambing sa mga kuya. One of the boys, si Joy, magaling po kasi makisama. Kaya close na po kami lahat. Sila Pure Health. Ano po message yung kay Joy na yun? Yun lang, basta magbait siya. Kung ano ugali niya yun. Kaya sabi ko, umuwi muna siya. Kasi sabi ko, hindi sa tutulang pag umuwi yun at may nababasa ako na parang hindi ko gusto. Kahit tanong mo sa kanya, ginagalitan ko yun. Pinagsasabihan ko siya, anak, bakit ganyan? Ang daming nagagalit sa iyo. Hindi ko mama nga alam, sabi ko. Wala mo na kumang ginagawang masama. Kaya ano na lang ma, sabi niya. Huwag ka na lang kasi magbasa mama niyang mga ano na yan, sabi niya sa akin. Eh ba, iniwasan niyo mo yung magbasa sa social media? Iniwasan niyo po ba ngayon magbasa ng mga comments na? Hindi na. Opo, wag na po muna. Magumula. Opo, parang makatulong po sa inyo. Nakakay pa pa. Hirapan din po kayo niyo. Talagang hirapan ako. Opo. Pati ikaw na iwag ka na stress lang. May ikaw mga sakit na ka sarili mo, di ba? Parang high blood ka, parang nangyari na masama. Parang ingat ka yung sarili. Huwag ka na may isip. Kaya sabi ko, salamat sa inyo. Salamat sa inyo sa pag-ano nyo kay Joy. Kayo po, Nay, may ano po ba kayo? May insight po kay Kuya Val? Oo, may nagpapasalamat din ako. Lalo na parang gusto nga... Ay, pinagsabihan ko siya noon. Yung nabasa ko din yun sa Hong Kong, yung umaga. Umiyak din ako noon. Alin po, Danay? Yung ini-interview ba tayong dalawa na hindi siya sumasagot. Galit na gilit, nagigil ako din sa kanya noon. Sabi ko, ayaw nito sumagot. Tapos ginalitan ko, tanong mo sa kanya, ginalitan ko siya pagdating dito. Sabi niya, mama, sabi niya, kagigising lang daw niya noon. Tsaka ang ano ko baga, kahit nung high school pa, nung high school yan dito sa Tigbinan, pagdating sa lalaki, itutukso siya. Ayaw talaga niya. Hindi siya ano na yung pagdating sa lalaki. Yung lima, itutukso siya. Dati ayaw niya ng ganyan. Sabihan ko din siya noon, ginalitan ko din siya noon. Ba't ganun? Sabi ko tuloy galito yung sa AC na Kuya Bal. Sabi ko, sabi niya mga,
pagigising ko lang noon, sabi niya. Ngayon po yun, mabait po kayo si Kuya Bay. Pwede si Kuya Bay. Naintindihan po niya. Pero nagalitan ko. Tanong mo siya, nagalitan ko yung pagdating dito. Tapos yung, lahat kasi binabasa ni Kuya, yung kay Pure Head, yung kay ano. Ginalitan ko din siya pagdating dito. Sabi niya, mama kasi pagod ako, mama, puyat ako. Sabi niya. Naintindihan niya po natin. Talaga kahit man sino siguro kung pagod at puyat or bagong gising no? kahit nga tayo di ba basta pag minaano ako tungkol sa kanya na hindi ko gusto talagang ginagalitan ko yan pinagsasabihan ko yan okay. Andin pa rin talaga na yung pagiging ina niya ano yung naman, yung pag-guidance po sa kanya ginagalitan ko pinagsasabihan ko yan. Wala yata yan dito ko ina, hindi ko talaga siya sinisita. Kahit ako, kahit, siyempre inabaga ako, ayoko nung malalaman na yung anak ko ay ganyan, hindi ko alam, ang layo niya, ganun na pala ang ginagawa niya. Kaya binagsasabihan ko siya pag na-uwi siya dito. Ako na kahit maalam mo naman, simula na kahit mahirap tayo, basta yung pakikisama. Ang sagot lang naman niya sa akin, eh basta mama wala akong ginagawa naman sa akin. Malinis mama ang konsensya ko. Bahala silang mag-isip sa akin mama nang hindi maganda. Basta ako walang iniisip sa kanila. Siya magang-maga tinawagan kami nag-iiyak. Sino po, Nay? Sino yun, Ge? Umiiyak po yung taga Singapore? Oo, nag-iiyak siya kasi daw. Hinahanap na si Joy. Bakit daw at nawawala si Joy? Nawawala daw si Joy. Sabi ko, tanongin mo nga si Joy kung nasaan at nawawala daw. Nagtawag siya dito, nag-iiyak siya. Nasa daw po si Joy? Nasa dait nga. Nasa dait lang, dun lang naman po sa bagay. Hindi ganito. Kaalis no ni Joy. Opo. Nag-alis siya, di ba dumating siya ng umaga. Pagkagabi, pinapunta siya ni Kuya Rab niya. Nagbiyahe pa kayo ng gabi. Tapos pagka umaga, may tumawag. Magang-maga, mag-aalmusal yata kami, tumawag siya. Nag-iiyak, sabi niya, Nay, kumusta na po si Joy? Asa na po si Joy? Bakit daw po nawawala? Sabi ko, eh hindi man. Sabi ko, ang alam ko, sabi ko, nasa dait. Kaalis lang kagabi, magbalik sa boarding house. Magaling po dito? Oo. Magka-umaga, nawawala daw si Joy. Ano po sabi ni Joy? Hindi, yan, kat-chat na niya ni ate niya. Hindi naman daw po nawala sa Joy. Hindi naman daw nawala. Hindi, manang kami nga sa house. Kinabahan lang po yung support. Sino naman yung nag-ano na, nawawala sa Joy. Ganun talaga mahal. Nag-iiyak pa talaga siya. Tawag sa amin. Mahal na mahal niya si Joy, ano po? Mahal na pag hindi sila kita. Oo. Inawin natin, hindi po nawawala si Joy. Hindi po. Sabi namin, kaya nag-check kami, sabi po. Di nag-isip na sabi ko, ano, baka hindi naka-uwi ng ano, baka hindi naman nakarating ng boarding house. O, pagdating naman, chinat namin na andun man daw siya. Pinuha lang baga yung pusa dito. Iiyak pa talaga yung ano, yung nasa ano, Singapore siya. Kasi yun daw ano, yung kaibigan daw niya ang nagdadala ng gamit ni Joy sa... Sa Hong Kong, habang nagagala yata kayo. Ah, opo. Kaibigan daw niya. Yung birthday niya, Nay? Ha? Yung Joy po, malapit ang birthday? March 19. Ilang taon na po si Joy nun? 19 din. So, ano po ang ano plano niyo sa so, nalalapit na birthday ni Joy? Ayawang po, di ka paano. Ano pa yung dati birthday na si Joy? Ano magawa mo kayo? Ay, dating birthday niya. Wala talaga. Di ba nag-18 na po si Joy? Walang celebration? Wala. Di wala man kami bagang pera noon. Ngayon sa ano, doon sa tinitira niya. Eh, sabi ko niya. Doon na kayo yung dati niya. Wala. Lahat man yun. Simula lang may birthday yun. Wala. So ngayon po, na maraming nag-aabang at nagmamahal kay Joy. Sabi niyo, mamahal po, mahal po tayo pang birthday ni Joy. Sabi niyo natin. Invited kami na eh. Doon, sige. Damihan niyo po na yan. At medyo madami rin kami kumain. Hindi niyo pa yun. Kaya sabi niyo, tatanan si mama ni Joy pag birthday naman natin. Simula na, hindi niya nalanasan yung ano. Pero mapasalamat ako kahit hindi nadalanan sa ng mga anak ko bagay yung ganyang birthday. Malalakas man sila. Sapat na para sa akin yun na yung
malakas yung katawan nila, wala silang sakit. Maganda lang pagpapalaki nila kahit may isa lang pinaguyod nila. Ang ganda lang naman pagmamahal ni nanay na. Oh, concern niya kayo, Joy. Sa lahat naman ang anak mo, ganyan ka na yun. Ito nga panganay niya, kahit yan may asawa na, yan ay naririnig niya, kahit may asawa na yan, pag alam ko mali yung ginagawa niya, ginagalitan ko pa yan. Ay, naririnig niya. So, pagiging nanay naman kasi, hindi po natatapos, di po ba? Hanggang ano na yun. Nandun ka pa rin, nakaano. Nandun ka pa rin. Kahit po siguro tumanda na yan ng, magkailan ng ilang anak. Hanggat ako siguro nabubuhay. Opo. Hanggat nabubuhay, hanggat may makikita ako sa kanilang hindi nila, hindi tama para sa paningin ko, pwede lang di ko sila susitayin. Kumusta ang tindahan nyo, Nay? Kumusta ang kitaan? Ayun na, bintaman. O, tambayan. Hindi naman yun talaga mawawala, baga. Pero, lingguhan naman ang babayad din. Kaya, pagdating ng padating ng linggo, ay Biyernes pa lang, Biyernes, Sabado, Linggo, medyo wala na laman yung tindahan ko. Nagkakalaman yan pag Lunis na, Lunis, Martes na ang palinitin. So, lagi pa lang ubus yung paninda niya na eh. Ito naman yung meron pala. Oh, meron. Pero iba yung ano namin. Hindi pare-pareho lang, pero sa binta, dito na nabili sa amin. Ano po ba na bestseller nyo dyan? Madalas pong bilhin sa inyo? Ay, sigarilyo alak. Ay, yes, yes, at alak. Wala kayong bigasan. Ay, di ba may bigas kayo dati po? May bigas ako, may bahog ako ng baboy. Opo. Konti-konti lang binibili ko sa bigas, hindi na ako nagtitinda kasi ang tubo ko sa bigas, sa 1 kilo, 2 piso, uutangin. Uutangin minsan 2 linggo, 3 linggo bago magbayad. Yung puhunan namin. Wala po bumabalik. Kailangan nyo pa rin ng parol. Kaya ang inaano ko ngayon, kung ano yung mabili sa loob ng 1 linggo, kung ano yung mabili, yun lang yung inaano. Galing yun na. So, napapaikot mo na yun, no? Napapaikot ko. Soft drink, saka yung mga prosen, sa mga estudyante baga sa umaga. Sa umaga. Ano mo sa? Gusto mo yung taga-singin, si Kuya Nico. Ako naman yung singin. Ikaw, taga-singin si Kenneth. sa mga utang talagang hindi mo maalis yung sila na yung may utang, sila pa yung galit pa. Ay, may ganun na eh. Ano po bang kadalasang sinasabi or rason po sa inyo? Ha? Marami experience niya si Kuya Nico. Kuya Nico, sige. Ay, na madaming tinelas, walang tao. Ay, siya kuya. Proven and tested ay sa experience si Kuya Nico. Mayroon lang yun, 5-6, yung tama yun. Sa tindahan, hindi na namawala talaga yung utang. Opo. Ang pinautang mo, pag di mo pinautang mo, sa paano lang sa iyo. Pagkita mo yung sa iyo. At least nabayad. Linggohan talaga. Hindi, halimbawa, linggohan. Ang usap namin ay linggohan. Pag hindi sila nakabayad ng Linggo or Lunes, hindi na muna ako nagpapadagdag. Hindi ako nagpapadagdag. May limit ba yung ano yun? Yung credit line? Hindi. Basta ang usap namin ay kahit magkano ang utangin nila, basta pag Linggo magbabayad sila at alam nilang Lunes na mamalimit ako. Pag hindi sila nakabayad, hindi ako nagbibigay. Kasi naman po inaabot ng utang nila sa 1 linggo po? Ay, may 1,000 lang. Ah, ang gano'n. Ah, 1,000. Kasi ang ano po, hindi na nga nabayaran yung natira. Paano kung dadagdagan pa ulit? Hindi lalong mahihirapan po. Oo. Pero okay naman sila, nabayad naman sila kasi hindi naman nila ako pwede hindi bayaran kasi kahit madaling araw pa lang, pag sabi nilang kailangan nila, sige ako. Sabi nila, di ba sabi nila bawal daw magpautang ng wala kang binaman. Hindi ko man, sa akin man, hindi man masama kasi bumibinta man ako. Ate Melda, pautang naman. Pag sabi, ay wala ako nito. Pautang ng, ay paano muna ng pambili? Ibigay ko rin mamaya. O, ibigyan ko sila. Ibinabalik din naman nila. Hindi lang pala produkto. Pati pera po pala. Paano? Eh, siyempre. Cash out. Kasi, hindi, dinanas ko rin baga yung hirap. Dinanas ko rin ang pangungutang. Alam ko yung nararamdaman nila. Opo. Kaya nagbibigay ka na yun. Oo, nagbibigay din ako kasi dinanas ko din naman yung pangungutang.
Aba, yung mga anak kong yan ay simula yan ng mag-elementary. Bata pa lang yan, pinalaki ko rin yan ay sa pangungutan. Oo. Oh. Hanggang sa nabarangay ako. Kaya kung ano yung nararamdaman nila, inaano ko rin naman sa kanila. Naiintindihan. Naiintindihan ko yan. Basta nagbabayad naman. Hmm. At naman yata, ikaw ba? Nangutang rin sila mama mo sa'yo. Bigay na. Bigay na yun siyempre pag magulang o mga kamag-anak. Pero depende din sa ano, sa pangangailangan nila. Siya? Hanggat meron naman nagbibigay. Ikaw, pero masarap naman baga sa pakiramdam yung may mangungutang sa'yo na pagbigyan mo. Kasi nakakatulog. Siyan po, Nanay Imelda. Kami po itutuloy na rin. Maraming salamat po. Salamat din sa inyo sa pagpunta ninyo sa amin, sa pagbisita. Maraming salamat. Kina Kuya Andy, kay Ate Edna, kay Kuya Bal, sa mag-asawa ni Rab. Maraming salamat. Hindi ko pinababayaan si Joy. Basta kung ano man yung alam yung mali ni Joy, kayo na po yung bahala. Kayo po ang bahala. Pinagkakatiwala ko noon po sa inyo. Buong buhay ni Joy, pinagkakatiwala po sa inyong lahat. Wala man ako sa inyong lahat. Maraming salamat. Ingat kayo sa pagbiyahe. Thank you po, Nay. Basta yung advice namin sa iyo po, Nay, ha. Hayaan niyo na lang po yung mga wag po ma-stress. Hayaan niyo na lang po yung mga bashing na yan po. Sige, salamat. Baka mano pa po yung help niyo. Sige po, mga kalingap, andito po si Sir. Ano nga po ang pangalan niyo po? Piltigol Azores. Ano po? Azores. Azores. Opo. Si Sir po is Kalinga Prab supporter. Ah, Kalinga Prab supporters. Oh, Mrs. Dito na ako na kasama ko ni mga K-Boys. Mga guwapings parang ako. Oo naman. Sir po, mga Kalinga, maraming salamat po. Dito po muna nagtatapos yung aming K-Boys on Mission. So maraming salamat po kay Tita Nanay Imelda. Yun naman, salamat po sa pagpapatuloy at thank you rin po sa kanya at ano po yung kanyang mga salawin po. So, yun po. Dalaw natin si Nanay, kinumusta natin siya. So yun po. Mga Kalingap, sa mga hindi pa po pala nakasubscribe sa channel nito, ito po yung second account ni Kalingap Parab. Please don't forget to click the subscribe, palike na rin po and pa-share sa mga, and leave a comment po. Channel ko po is Kuya Jomar Vlog. Kuya David Vlogs po. Kalingap Nico. Kalingap Dan. Maraming salamat po. Para makalimutan po natin po, kasi supportan natin si Kuya Baltang po, matubang at Edna. Kalinga Prab, Jack Tapia Matubang, and salat po ng Kalinga Partners and K-Boys po, mga Kalinga. Bye po. Siyan po, bye-bye po. Bye po. Please don't forget to like, comment, and share, subscribe. And Jesus loves you. Bye-bye. Bye-bye.